Hello, good morning mga kaparmer. Mayong buntag sa inyong tanan diha mga kaparmer. Mga kaparmer, ito may ikikwento ko sa inyo bakit ako nakasali sa mag-vlog mga kaparmer. Akala ko ba mga kaparmer? Isa muna kaparmer ha. Marami ko ba kagat? Ano ba to? Yung kuan? Mata? Ito kasi yon mga kaparmer, palagi talaga ako manood sa YouTube. Lagi ako nagtingin ng magtrabaho ako galing sa farm, ang farm ng auntie ko. Ako man ang silbi nagmamanage dito kasi nandoon sila sa ibang bansa na nagsapalaran para makaahon sa hirap mga kaparmer. Tapos mga kaparmer, lagi ako nanood sa YouTube. Tapos yung pinsan ko mga kaparmer, sabi niya, Tito, buti pa Tito, mag-vlog ka Tito. Sabi ko, hindi man ako marunong mag-vlog, wala tayong gamit na maganda. Saka hindi tayo marunong mag-Tagalog. Hindi masyado tayo marunong. Pero sabi niya mga kaparmer, pwede naman na magbisaya ka o may transis mag-trans mangyapon daw na may maghubad sa English kung kan sa Pindi. Sabi ko mga kaparmer, pagka gabi nag-iisip-isip ako mga kaparmer bago ko natulog. Sabi ko, ano kaya no? I-try ko mag-sali ng mag-vlog. Naisip ko mga kaparmer, habang ako nagtrabaho sa farm, parang gawin ko na lang itong mag-vlog na para pang-inspirasyon, para hindi ako maboring, or para bang maganahan ka ba? Saya ka nga nag-work ka sa farm, linis, na ikaw, yung ginagawa mo, binablog mo, giniser mo, ganyan-ganyan mga kaparmer, yun yung naisip ko. Tapos pagka umagahan mga kaparmer, tinitry na ng aking pinsan na ma-apply na, mag-apply. Ginawa niya tapos yun. Sa ilan-ilan na araw o week, nagsimula na akong nag-vlog. Pinsan, maya ako magsabi sa kamera. Kahit ako lang tao, tapos hawak ng kamera, cellphone, para kang mahiya. Sa bagay naman, pag may mali ka, siyempre bago mo i-upload, i-edit mo naman, yun, koreksyonan, mga kaparmer. Kung kayong mga kaparmer, akala ko ba kung mag-vlog ka na madali? O sabi saya, sayon! Hindi pala mga kaparmer, ang hirap. Marami ka mang pinagdaanan mga kaparmer. Sa pag-vlog mo, mag-ingat ka. Nag-a-apply ka pa. Daming vitamins. Ngayon, mga kaparmer, nakaya ko yung mga subscriber ko na 1,000, tapos yung hindi ako masiro, takot ako mag-upload ng video na walang magtingin, para bang mawala ka ng gana, para kang kuan mga kaparmer, parang nangloka-loka, salitang-salita, tapos upload wala namang nakikinig, wala naman nanonood. Yun ang tinatakutan ko noon. Tapos naawa ng Diyos, awa ng taga YouTube, hindi naman, mayroon naman manood sa aking video kahit ano lang. Saka yun ang problema ko mga kaparmer, yun na lang, what's hour na lang mga kaparmer. Yan, tis-tis lang ako, baka awa ng may kapal na makarating ako dyan mga kaparmer. Kaya ito sa pag-vlog ko, hindi naman na yun lang ang ano ko, pakay na
parang sikat di pala. Ano ko sa pag-vlog mga ka-farmer, habang ako nag-work, nag-farm, parang may libangan ako na hindi ka mapagod, parang gabay mo na lang siya. Dalawa mo, nag-vlog ka, nag-work ka, tapos kahit hindi naman maganda yung mga videos mo, may mang iilan-ilan ng mga ka-farmer na natingin sa'yo. At sila, naggaling sila sa farm nila tapos nagpapahinga, nanood sa video mo na maliit, maliit na YouTuber, maliit na farmer. So naisip ko yung buti na na maka ano sila, para bang nakarelax sila, no? Kahit pagtawanan tayo mga ka-farmer, okay naman mga ka-farmer, pagsikapan ko lang. So mga ka-farmer, itong pag-alaga ko ng mga manukan, pato, yun ano na lang ito, parang libangan mga ka-farmer, habang namumuhay tayo dito sa mundo. Buti na lang ganito, na kung lagi ka na lang na wala kang ibang ginagawa, pasyal na pasyal, lol, mantay ka ng ibang tao, buti na, dito ka na lang. Kahit walang kapital, dito ka na lang mga kapama. Alam niyo mga kapama, nagsimula pa lang ako dito sa aking pag-alaga ng ganito. Wala naman tayong kapital mga kapartner na ipagbili ng mga ano-anong mga pagkain nila. Ano lang ito mga kapama, kung sabaga parang isutik lang, mga organic pagkain, mga may kunting pigs, pero dami tangkong, malunggay, saka yung saging, bunga ng saging, dabong ng saging, ganun na lang yung mga ka-farmer. So pagpasisyan nyo na ako mga ka-farmer, sa wala kaming maayos na video ngayon, wala kaming kunti na maipakita sa inyo, kasi marami kaming problema mga ka-farmer, hindi ko naman na pinakinig ko sa inyo para matulungan ako. Hindi, may i-share ko lang yung mga problema namin mga ka-farmer sa amin. Kami na nga pamilya, dalawang ano na, namatayan kami. Lalaki, babae, ulitao, binata, dalaga, yung pumanaw. Oh, ngayon na kami na medyo na pa hinga-hinga konti. Pero mga ka-farmer, ngayon na araw, may nailibing na naman kami ngayon. Yung asawa, tiyuhin ng auntie ko nga, asawa ng uncle ko. Oh, tiyuhin niya, mga ka-farmer. Hindi ako nakapunta doon, mga ka-farmer, kasi ako ang nautusan sa pagbantay na yung anak ng pinsan ko, kasi importante kasi siya doon. Kasi ano sila ka-farmer? Membro sa dayong, o ano ba yung dayong sa Tagalog? Grupo? Grupo ata, o ano ba yun sa inyo? Sa amin, dayong sa Bisaya. Tapos living nila, kasi may party-party silang gawain nila. Yung pinsan kong babae, pangluto sila. Yung auntie ko, asawa ng uncle ko ngayon, ng mama ng pinsan ko, sa kanya yung serve, labas ng plato, serve lang talaga sa kanya. Tapos nila, kain ngayon, living. Mag-ano pa sila mga farmer, sa amin pa nag-meeting o mag-usap-usapan ng tungkol naman sa susunod na o ano namang mangyari na naman sa tao. O mag-ano sila, maghulog na naman ng pira, maglagay ng pundo para pag may mangyari sa kapunungan or membro or organisasyon mga ka-farmer, may madampot na ibigay sa naya matayan halimbawa. Ganun yun sila. Dami sila. Kaya ako naiwan sa bata, mga ka-farmer. So, mga ka-farmer,
pasensya na lang inyo mga ka-farmer na i-share ko yung mga problema namin dito. Hindi naman mga ka-farmer sabihin na ipirarinig ko sa inyo, baka sabihin sa iba yan mga ka-farmer na ayun naman nagsasabi naman para may tulong. Hindi naman ganun mga ka-farmer. Ayoko na may mag-sponsor sa akin na tapos masiraan ka na, masiraan ka pala mga ka-farmer. Hirap. Akala ko madaling mga ka-farmer, mag-ingat ka talaga. Pero lagi ako nanood sa mga YouTube, mga vlog, sa ibang mga vlogger. Kawawa sila mga ka-farmer, sinisiraan sila mga ka-farmer. Takot ako ka-farmer, baka ako na naman pag may iminitay ako. Tapos ganun dami ng mga kumin-kumin na ikasira mo. Pero sa akin mga ka-farmer, wala ako nagsali ng vlog para magpasikat ako mga ka-farmer. Kung may magtulong sa akin pag-vlog, i-share ko naman sa iba mga ka-farmer. Siyempre naman, gamit naman tayo. Siyempre ako na naman ang nagawa ng kwalo. Isisir, hindi naman ako naninira mga ka-farmer, yung mga YouTuber na malaki. Sa tingin ko mga ka-farmer, kung makasahod ka ng malaki o para kang masikat ka na, dami ka ng mga subscriber, milyon-milyon, tapos tingin ko mga ka-farmer, para silang mayabang na sila magsalita mga ka-farmer. Hindi na sila magkakilala ng gaya namin. Marami na yun. Hindi naman sa nainggit kami na naitanong ko lang mga kaparme ba sa sarili ko, ganun pala ang hangad ko lang mga kaparme na kung papalarin mga kaparme na makasawd ako sa YouTube. Oh, siyempre masaya ako, magamit ko sa pamilya ko, magamit ko sa aking mga pinsan gaya ng dalawang bata mga ka-farmer. Nangako ako sa inyo mga ka-farmer, nangako ako sa mataga YouTube, lalo na kayo mga supporter ko muntik. So sabihin ko kunting mga supporter ko, hindi ko sila kalimutan yung mga dalawang bata. Hindi ko naman sila ginagamit mga ka-farmer. Katuwang ko lang sila sa aking vlog. Alam mo mga ka-farmer, mag-vlog ako, nag-iingat ako palagi, baka magkamali ako mga ka-farmer. So mga ka-farmer, pasensyahan niyo ako mga ka-farmer ha, nagkwentuhan tayo. Naikwento ko yung naranasan ko sa pag-apply ko ng YouTube. Apply ko sa pag-vlog. Mahirap. Una-una lang mga ka-farmer. Hindi naman sana ano ako ka-farmer. Yung gamit ko mga ka-farmer gaya ng cellphone. Iba talaga yung cellphone ka-farmer. Pag mababala yung stories mo. Para bakang mahiya ka na ba i-share mo yung video mo, i-upload mo na ganun lang pala. Natakot ako ka-farmer, baka sabihin nila na bakit ka na nag-vlog na hindi naman maganda yung mga video mo. Ganyan na yung natakotan ko mga ka-farmer. Mahiya ako sa sarili ko, nahiya ako sa inyo mga ka-farmer. So mga ka-farmer, pasensyaan nyo ako mga ka-farmer. Itong pagpasok ko ng pag-vlog mga ka-farmer, para bang i-enjoy ko yung sarili ko na i-enjoy ko, kasama ko i-enjoy sa pagtrabaho sa farm. Perting pagod mo sa pagtrabaho, tapos buti yung naisipan ko, magtrabaho ka, sobrang pawis, pagod, may kamera ka nagtutok sa inyo, para ka bang magawa ka na iayusin mo, kasi may nanood sa atin kahit ilan lang yun.
takot ako ka farmer pa sabihin nila liban lang sa inyo na nakaintindi sa akin yung kagaya ko na pobre, walang ikano. Takot ko sa ibang manunood na mayabang mga kaparmer. Bihira. Porque ganito tayo. Ano, mga kaparmer, sana kaparmer, naintindihan nila ako. At dyan ako aasa sa inyo mga kaparmer. Kung tatanggapin ko kung kailan ako ma-unitay, normal naman na mga kaparmer na hingi ako ng suporta sa inyo mga kaparmer, lalo na sa pag subscriber ko yung sa aking mga videos may manood. Kayo na bahala mga kaparmer. Stay, sabi ko na ang totoo sa aking naranasan ngayon mga kaparmer. So mga kaparmer, pasensya na, taas-taas na video to. Mga kaparmer, maraming salamat sa inyo mga kaparmer. Kung nanonood man kayo ngayon, pasensyahan nyo na ako mga kaparmer. Kasi nagsisimula lang ako mga kaparmer dito. Iwanan ko nga yung pamilya ko mga kaparmer. Doon sila sa lugar namin. Kasi dito ako sa pinsan ko, yung auntie ko, nagtrabaho. Nagtrabaho din ako mga kaparmer. Trabaho ko sa farm niya. Alam mo, may sahod naman niya sa akin. Pero hindi sapat na nagpa-aaral ako ng isang anak, kakaisa kong anak mga kaparmer. Nag-aaral siya ngayon. 11. Grade 11 to 12 papunta na siya doon mga kaparmer. Tamang-tama lang sa kanila yung sahod ko. Kung ano pa, buti ka ni mga kaparmer. May makukuha ko pa na mga maitulong gaya ng auntie ko. Tulong din siya sa akin. Pero hindi na ako mag-asa sa kanila mga kaparmer. Dito. Sikap din ako mga kaparmer. Hey, what happened, Doc? Ay, naku. Ano na yung paa mo sa mosquito? So, mga kaparmer, hanggang dito na lang yung video ko mga kaparmer. Yung naishare ko yung sana mga kaparmer, hindi nyo maisip na nagganun ako para may magtulong sa akin. Ano lang si mga naisir ko lang yung mag-apply ka ng pag-vlog mga kaparmer. Maraming salamat mga kaparmer sa pag-nood nyo sa akin. Kung saan man kayo ng sulok ng mundo mga kaparmer, sana mag-ingat kayo dyan mga kaparmer. Mayong udto. Sana nakakain na kayo mga kaparmer. 11:34 ang hour natin ngayon, oras mga kaparmer. So mga kaparmer, babay na. Maraming salamat po sa inyo mga kaparmer. Kita-kita tayo ulit sa susunod kong mga video, vlog mga kaparmer. I love you to all mga kaparmer. Mahal ko kayo mga kaparmer. Mga kaparmer, pasensya na din sa aking mga pagsasalita. Siyempre, hindi naman tayo marunong mag masyadong Tagalog mga kaparmer. Kayo na ang maintindi mga kaparmer, pero pagsikapan namin mga kaparmer. Sige, bye-bye na mga kaparmer. Goodbye. Mayong uto sa iyong tanan.